Marshall Peak, Kabanata 1169. Bumili at magbenta sa pamamagitan ng pagpipilit. Si Wei Gachang ay talagang isang napakadaldal na tao, at pagkatapos ng unti-unting pagiging pamilyar kay Yang Kai, ang dalawa sa kanila ay nagsimulang mag-usap tungkol sa higit pa at higit pa. Mula sa pamamahagi ng mga dakilang puwersa sa Shadow Star hanggang sa mga sikat na kabataang talento, si Wei Gachang ay nakapagsalita ng malinaw at lohikal, na nagpapahintulot kay Yang Kai na makinabang ng husto. Sinadya o hindi sinasadyang sinubukan din ni Wei Gachang na pangunahan ang pag-uusap sa labas ng mundo, ngunit sa tuwing gagawin niya ito, banayad na binabago ni Yang Kai ang paksa. Pagkaraan ng ilang beses, mataktikang itinigil ni Wei Gachang ang pagbanggit nito. Akala niya ay ayaw pag-usapan ni Yang Kai ang tungkol sa mga kababalaghan sa labas ng mundo, ngunit sa katunayan, ito ay dahil hindi gaanong alam ni Yang Kai tungkol dito. Mula noong pumasok siya sa teritoryo ng Star, nakapunta lang siya sa Water Moon Star at Rainfall Star, at ang mga taong nakausap niya ay karaniwang mga tao mula sa Hengluo Chamber of Commerce. Wala siyang masyadong alam tungkol sa pamamahagi ng mga dakilang puwersa sa teritoryo ng Star, kaya paano niya kaya makakausap si Wei Gachang? Si Dong Xuener naman ay medyo tahimik. Kadalasan, siya ay nag-iisa sa pagmumuni-muni, paminsan-minsan ay nagpapakita ng isang masayang ekspresyon, na parang habang nakahawak siya sa mga bisig ni Wei Gachang, hindi mahalaga kung saan siya pumunta. Pagkaraan ng isang araw, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang temperatura sa hangin ay naging mas mainit. Kahit saan siya dumaan, unti-unting naging tigang ang tanawin. Ang lupa ay napuno ng mapula-pula kayumangging buhangin, at habang siya ay lumipad, mas nagiging seryoso ang sitwasyong ito. Tinakpan ng Liyuan Sandfield ang Shadow Star, at ang nakakapasong temperatura nito ay nakaapekto na sa paligid. Sa isang tiyak na sandali, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumitig sa malayo. Ang tanging nakikita niya ay isang dagat na pula. Para bang kinulayan ng pula ang buong mundo, at ang napakalaking init ay nagmumula sa lugar na iyon, na nagpapadilim sa kanyang paningin. Iyan ang gilid ng Liyuan Sandfield. Itinuro ni Wei Gachang ang teritoryo kung saan damaloy ang Dark Red Energy Curtain, isang marangal na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang may ilang oras pa bago tayo makapasok sa Liyuan Sandfield. Mayroon bang paraan upang sabihin? Tanong ni Yang Kai. Ang pagbabago sa kulay ng kurtina ng enerhiya ay ang pinakamagandang tanda. Kapag naging light red, makapasok tayo sa mga entrance na iyon. Kung papasok tayo ngayon, mamamatay tayong lahat. Huminga ng malalim si Wei Gachang, at bakas sa mukha niya ang takot. Matapos lumipad ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating silang tatlo sa paligid ng Liyuan Sandfield. Sa oras na ito, mayroong hindi bababa sa 500 tao na nagtitipon dito. Ang mga taong ito ay nahahati sa mga grupo ng iba't ibang laki. Nakahanap sila ng magandang lugar na mauupuan at makapagpahinga. Tila nauna silang dumating dito at naghihintay na magbukas ang cultivator ng Liyuan Sandfield. Nang makitang dumating si Yang Kai at ang dalawa pa, lahat ng mga taong ito ay tumingin sa kanila. Ang mga taong ito ay pawang mga Saint Kings, kasama ang paminsan-minsang origin return ng Realm Cultivator sa kanila, ngunit sila ay walang iba kundi mga elder na namumuno sa grupo. Sa unahan, may grupo ng origin return ng Realm Masters na nakakalat sa paligid ng Liyuan Sandfield, lahat sila ay tame time na nagmamasid sa mga pagbabago sa Liyuan Sandfield. Ang grupong ito ng mga tao ang pinakamakapangyarihang grupo ng mga tao sa Shadow Star, lahat sila ay mga master ng Third Order origin return ng Realm. Marami sa kanila ay nagmamasid sa lugar na ito sa loob ng ilang buwan o kahit kalahating taon upang maipasa ang impormasyon tungkol sa Liyuan Sandfield sa kani-kanilang mga sekta sa lalong madaling panahon upang makapaghanda sila. Ang Shadow Moon Hall ay medyo malayo mula rito, kaya natural, huli silang dumating. Pagkalapag ng tatlo, casual silang nakahanap ng lugar kung saan walang ibang tao. Tumingin si Wei Gachang sa malayo at sinabi, "Brother Yang, maghintay ka dito. Kukunin ko si Junior Sister para hanapin ang aking Marshall Uncle at Marshall Sister at batiin sila, baka magreklamo sila tungkol sa kawalan natin ng etiquette. Brother Wei, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin." Bahagyang tumanggol si Yang Kai. Ipinatawag ni na Wei Gachang at Dong Xuener ang kanilang Star Shuttles at lumipad patungo sa isang tiyak na direksyon, na wala ilang sandali. Hindi sila pinansin ni Yang Kai at sa halip ay tumingin sa paligid. Ang mga grupo ng cultivator na pumunta dito ay lahat sa grupo, na may pinakamaliit na grupo na binubuo ng 20 o higit pang mga tao habang ang pinakamalaking grupo ay kasing laki ng Shadow Moon Hall, na may kabuoang 50 tao na nagtipon. Lahat sila ay tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka, marami sa kanila ay may paghamak at pang-aalipusta sa kanilang mga mata. Masyadong mababa ang cultivation ni Yang Kai, at kasama niya sina Wei Gachang at Dong Xuener, kaya madaling mapagkakamalang isipin ng mga tao na silang tatlo ay mula sa maliit na pamilya. Maliit na pamilya lamang ang magkakaroon ng 2 o 3 pwesto para makapasok sa Shadow Moon Hall.
Hindi nagtagal pagkatapos na umupo si Yang Kai, isang grupo ng dalawang tao ang lumapit at tumayo sa harapan niya, nakatingin sa kanya ng may pagkukunwari. Malinaw na nakita ni Yang Kai na ang dalawang ito ay mula sa isang grupo na may humigit kumulang 30 tao. Ang pagkakaroon ng 30 pwesto para makapasok sa Liuyan Sandfield, kahit na ang grupong ito ay hindi maihahambing sa Shadowmoon Hall, hindi ito dapat maliit. At hindi lang sila, marami ng tao mula sa malalaki at maliliit na grupo ang tumayo at gustong lumapit sa kanya, ngunit ang dalawang ito ang pinakamabilis, kaya pansamantala lang silang sumuko at tumayo sa pwesto para mag-obserba. Bakit nila ako hinahanap? Natarante si Yang Kai. Ang dalawang ito ay hindi masyadong matanda, mga 30 hanggang 40 taong gulang. Ang isa ay isang Third Order Saint King Cultivator habang ang isa ay isang First Order Saint King. Hindi sila mukhang masasamang tao, ngunit ang nangungunang Third Order Saint King ay may scarlet na peklat na kasing laki ng palad sa kanyang noo na nagbigay sa kanya ng medyo mabangis na tingin. Kaibigan, ang lalaking may peklat sa mukha ay tumawag. Papasok ka rin ba sa Liuyan Sandfield? Bagamat walang mali sa kanyang itinanong, malinaw na naririnig ni Yang Kai ang pagdududa at panghahamak sa kanyang tono. Sa kabilang banda, ang lalaking nasa likuran niya ay nakatitig kay Yang Kai na may nagbabagang tingin, na parang may gusto si Yang Kai. Hindi gustong pansinin ni Yang Kai ang dalawang ito, ngunit sa pagkakataong ito, pumunta siya rito kasama ang Shadowmoon Hall. Kung magkakaroon man ng anumang salungatan, mahihirapan si Chen Tong, kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, matiyagang tumanggo siya. Oo, tumisi ang lalaki. Hindi naman mataas ang lakas mo, napakadelikado kung makapasok ka. Iyan ang negosyo. Malabong nahulaan ni Yang Kai kung ano ang gusto nilang gawin. Dati, sinabi ni Chen Tong na maaaring ilipat ang mga lugar na papasok sa Liuyan Sandfield, kaya malamang na ang dalawang ito ay humahabol sa kanyang pwesto. Ang ibang mga tao na tumayo at gustong lumapit ay malamang na ginawa iyon para sa parehong dahilan, ngunit ang taong may peklat ay natalo sila dito. Oo nga naman, umiling ang lalaking may peklat at sinabi. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Tingnan mo, tatlo lang kayo, at ang lalaki at babae na iyon ay tila nagmamahalan sa isa't isa. Malamang na mananalo sila at makapag-aalaga sa iyo kapag nakapasok ka. Mamamatay ka talaga. Habang nagsasalita siya, nagpakita siya ng sobrang exaggerated na ekspresyon, na parabang nag-aalala talaga siya sa kaligtasan ni Yang Kai. Ngunit nang makita niyang kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai at hindi man lang natatakot, hindi niya maiwasang menes at sinabi. May negosyo ako rito, gusto mo bang gawin ito? Hindi interesado. Desididong tumanggi si Yang Kai. Dahil alam niya kung ano ang gusto nilang gawin, si Yang Kai ay tamad na makipag-usap sa kanila nang walang kaparirakan. Huwag kang magmadaling tumanggi. Tumiti ang lalaking may peklat, tumingkayad at bamulong. Tingnan mo, kaibigan, itinaya mo ang iyong buhay sa pagpasok sa Liuyan Sandfield, at baka hindi ka makalabas. Papasok ka lang para maghanap ng ilang benepisyo, tama. Mayroon akong ideya na magbibigay daan sa iyo na umani ng ilang mga benepisyo nang hindi inilalagay ang iyong buhay sa panganib. Pagkasabi nito, kinuha niya ang isang artifact mula sa kanyang space ring at ibinigay ito kay Yang Kai. Ito ay isang Saint King Grade Low Rank artifact, napakaganda ng kalidad nito, ibibigay ko ito sa iyo bilang regalo. Naniniwala ako na pagkatapos mong pinuhin siguradong tataas ang lakas mo. Siyempre, hindi kita binibigyan ng librero, ang gusto ko lang ay ang entry pass mo. Anong entry pass? Natigilan si Yang Kai. Ito na ang pass para makapasok sa Liuyan Sandfield, huwag kang tulala. Sumigaw ang First Order Saint King Cultivator na nakatitig kay Yang Kai na may nagbabagang mga mata. May ganyan. Sumimangot si Yang Kai, hindi pa niya narinig na binanggit ni Wei Gotch ang ganoong bagay, at hindi rin siya binigyan ni Chen Tong ng anumang patunay. Nang makita ang blankong tingin ni Yang Kai, naisip ng lalaking may peklat na siya ay naglalaro at hindi niya maiwasang mapangiti. Huwag kang masyadong mahiya, kaibigan. Gusto lang pumasok ng junior brother ko sa Liuyan Sandfield kasama natin, pero sa kasamaang palad, ang blue ko. Walang sapat na pwesto ang Sparrow Sect. Ngayong napabilib na namin ang entry pass mo, mukha na ang ibinibigay namin sa'yo. Tsaka hindi ko naman hinihingi ng librera ang entry pass mo, di ba binigyan na kita? Isang artifact. Gusto mong bilhin ang entry pass ko gamit ang Saint King Grade Low Rank artifact? Tumisi si Yang Kai. Hindi pabanggitin na wala akong entry pass, kahit na mayroon ako, hindi ko ito ibebenta sa iyo. Kaibigan, tinatanggihan mo ba ang isang toast para lang mapilitan kang uminom ng forfeit? Pwede mo ba akong makita ang space ring mo? Naging malungkot din ang mukha ng lalaking may peklat. Gusto mong makita ang space ring ko? May kakayahan ka ba? Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang space ring ng bawat cultivator ay isang napakapribado na bagay, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposible para sa iba na gumawa ng ganoong kahilingan. Ang mga salita ng may peklat na lalaki ay nagpaalab sa galit ni Yang Kai, ito ay walang pinagkaiba sa direktang pagsampal sa kanyang mukha.
Brother, huwag kang magsalita ng kalokohan sa kanya, sunggaban mo na lang, hindi siya maglalakas loob na magsalita. Ang First Order Saint King Cultivator ay tila gustong pumasok sa Liuyan Sandfield at hindi napigil ang hikayatin ng lalaking may peklat. Nang makitang nag-aalangan ang lalaking may peklat, inabot niya talaga ang space ring ni Yang Kai. Ang pasensya ni Yang Kai ay matagal nang umabot sa limitasyon nito. Ang dalawang ito ay nag-uusap sa harap niya, sinusubukang agawin ang kanyang space ring sa pamamagitan ng puwersa, na talagang nakakadiri. Nang makita ang First Order Saint King Cultivator na inabot siya para sunggaban siya, hindi umiwas si Yang Kai at sa halip ay inabot siya para sunggaban siya. Paano maiiwasan ng isang maliit na First Order Saint King ang pag-atake ni Yang Kai? Natigilan siya, nalaman niyang mahigpit na hinawakan ng kanyang kalaban ang kanyang kamay. Habang gulat na gulat pa siya, sunod-sunod na ka-loose calls ang narinig. Gulat na napatingin siya sa kamay niya at nalaman niyang ang braso niya ay napilipit sa piniritong dough twist ng kabilang partido. Ngayon lang dumating ang matinding sakit, at isang nakakabasag na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang noo ay agad na natatakpan ng kasing laki ng butil ng pawis. Ang lakas ng loob mo. Tila walang reaksyon ang lalaking may peklat hanggang ngayon. Nang makita ang kanyang junior brother na dumaranas ng napakalaking kawalan, itinulak niya ang kanyang Saint Chi at nagpadala ng suntok sa mukha ni Yang Kai. Ang kamao na ito ay puno ng malakas na lakas at nakatutok sa mga mahahalagang punto ni Yang Kai, halatang balak siyang patayin. Kinaladkad ni Yang Kai ang junior brother sa harap niya. Ang lalaking may peklat ay hindi nabawi ang kanyang kamao sa oras at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, tanging ang namamahala upang bawiin ang kalahati ng kanyang lakas sa pagmamadali. Sa mahinang putok, namutla ang mukha ng junior brother nang bumagsak ito sa lupa, nanginginig. Marshall Peak, Kabanata 1170. Mukhang may lakas ka ng loob. Nang hindi na hinintay na kumilos ang lalaking may peklat, binaturin niya Yang Kai ng suntok ang mukha ng lalaking may peklat. Gamit ang isa pang muffled na putok, ang taong may peklat na lalaki ay lumipad sa hangin at umikot ng ilang beses bago mabigat na bumagsak sa lupa, sinipa ang isang ulap ng alikabok. Isa lamang siyang Third Order Saint King, at kung hindi dahil sa kanyang junior brother na nasugatan niya, na naging sanhi ng pansamantalang pagkagambala sa kanya, hindi sana siya matatalo ng ganoon kadali ni Yang Kai. Sa pinakakaunti, dapat ay nagawa niyang labanan ng ilang mga galaw. Gayunpaman, ang kanyang kawalang ingat ay nagbigay daan kay Yang Kai na magtagumpay sa isang suntok. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Mula sa sandaling sinunggaban ng First Order Saint King Cultivator si Yang Kai hanggang sa sandaling ang taong may peklat ay natamba sa lupa, isang hininga lang ang lumipas. Naging sanhi ito ng pagkagulat ng isa pang cultivator na kanina palihim na nagpapansin sa sitwasyon dito, lahat sila ay nagpapakita ng kawalan ng paniwala. Isang First Order Saint King Cultivator ang talagang nagpadala ng Third Order Saint King na lumilipad na may isang suntok. Kahit medyo naging pabaya ang huli, hindi naman siya dapat naging mahina, diba? Saang pamilya nagmula ang batang ito? Paano siya napakabangis? Mabuti na lang at hindi ako nakapunta ngayon, kung hindi, natatakot ako na baka mapunta ako kay Yin Jian. Tapos na ang munting brat na ito. Bagamat mukha siyang napakalakas, talagang naglakaslob siyang saktan si Yin Jian sa harap ng napakaraming alagad ng Blue Sparrow Sect. Tapos na ang kanyang pamilya. Isang pagsabog ng mga bulong ang umalangaw mula sa nakapalibot na mga koponan. Ang halos 30 tao mula sa Blue Sparrow Sect ay lahat ay nagsuot ng malamig na ekspresyon habang sila ay tumayo at nanlilisik ang tingin kay Yang Kai na may hindi magiliw na mga tingin sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa kanila ay napuno pa nga ng matuwid na galit at mabilis na sumugod. Ang nag-iisang Second Order Origin Return ng Realm na matandang lalaki mula sa Blue Sparrow Sect na dumating upang pamunuan ang grupong ito ay nanunood ng may malungkot na ekspresyon. Hindi siya kumikibo dahil sa kanyang katayuan, ngunit hindi rin niya napigilan ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng gulo. Malinaw, sinadya niyang turuan ng leksyon si Yang Kai. Sa isang kisap mata, si Yang Kai ay napapaligiran ng 30 tao. Lahat sila ay nakatitig sa kanya na parang tigre na nakatingin sa biktima nito. Marami sa kanila ang nagpapakawala ng kakaibang tawa na tila napakalungkot. Ang lalaking may peklat na nagngangalang Yin Jian ay pilit na bumangon mula sa lupa. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Tila hindi niya inaasahan na magdaranas ng ganoong malaking kawalan sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai. Pagkatayo niya ay naging berde ang mukha niya at pagkatapos ay maputi. Ang isa pang First Order Saint King Cultivator, na ang braso ay nabali ni Yang Kai, ay napaungol ng mas malungkot. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Galit na sigaw ni Yin Jian, na pinipigilan ang kanyang mga kapwa-disipulo na lumapit para bugbugin si Yang Kai. Pinunasan niya ang kanyang medyo malabo na mga mata at tinitigan si Yang Kai ng nakamamatay na tingin. Ang ganitong uri ng kahihiyan, siyempre, kailangan niyang hugasan ito sa kanyang sarili upang maibalik ang kanyang mukha. Brat, ang lakas ng loob mo. Nakipagnegosyo ako sa iyo.
Okay lang kung hindi ka pumayag, ngunit talagang naglakas loob kang maglaro ng marumi. Napailing si Yin Jian Jong sa kanyang leeg. Hindi niya inisip na ang kanyang kabiguan ay dahil mababa ang kanyang kakayahan, ngunit dahil siya ay inatake ni Yang Kai. Nang sabihin niya ito, maraming tao ang nagpakita ng pag-unawa, iniisip na si Yin Jian ay inatake ng isang palihim na pag-atake, kaya naman namamaga ang kanyang mga mata. Negosyo. Natawa si Yang Kai, naging malamig ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw. Sinusubukan mong makipag-deal, hindi ba? Isang hindi natural na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Yin Jian Jong. Hindi na niya pinansin ang isyong ito at malamig na ngumuso. Brat, huwag ka magsalita ng walang kwenta. Ang lakas ng loob mong saktan ang junior brother ko. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Pagkasabi nito, ang Saint Chi ni Yin Jian ay nagiba-iba at isang artifact na hugis ruler ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang suntok ni Yang Kai ay nagpaunawa kay Yin Jian na may mali sa First Order Saint King na ito, kaya ipinatawag niya ang kanyang artifact sa sandaling magsimula ang labanan. Nais niyang tapusin ito ng mabilis para hindi na siya makaranas ng panibagong pagkatalo sa mga kamay ni Yang Kai. Kung siya ay muling magdusa ng pagkatalo, wala siyang dahilan para pagtakpan ang kanyang kawalan ng kakayahan. Si Yang Kai ay mula sa isang maliit na pamilya na walang kahit isang elder na mamumuno sa koponan. Kahit na pinatay niya siya dito, ang pinakakailangan niyang gawin ay magbayad ng ilang Saint Crystals bilang kabayaran pagkatapos. Si Yin Jian ay hindi naglagay ng puwersa sa likod ni Yang Kai sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang umalangaw ang isang tawa mula sa malayo. Nakakatuwa, saglit lang umalis itong si Wei, bakit may nangahas ng bobuli sa Shadow Moon Hall ko? Shadow Moon Hall. Si Yin Jian ay mukhang gulat na gulat habang tinitingnan si Yang Kai pataas at pababa na may pagkamangha, isang bahagyang gulat ang lumilitaw sa kanyang mga mata. Nagbago din ang mga mukha ng halos 30 disipulo ng Blue Sparrow Sect na nakapalibot kay Yang Kai. Sa hindi kalayuan, ang buong katawan ni Wei Guchang ay nababalot ng itim na ambon habang siya ay humakbang. Sa kanyang kamay, may itim na energy ball na ibinababoy niya pataas baba na para bang ito ay isang tunay na bagay. Ang energy ball na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Isang halos nakakasuffocate na aura ang lumabas sa kanyang katawan na naging dahilan upang maging pangit ang mga mukha ng lahat ng mga disipulo ng Blue Sparrow Sect. Si Dong Zuanir, na malapit na sumusunod sa likod ni Yang Kai, ay tila may hindi maipaliwanag na enerhiya na umaagos sa paligid niya habang ang mahinang arko ng hangin ay umiikot sa kanyang malambot na katawan, tulad ng mga paru-paro na lumilipad, isang magandang tanawin. Galing ka ba sa Shadow Moon Hall? Hindi na nang ahas si Yin Jian na maliitin si Yang Kai at mabilis na nagtanong. Bagaman wala itong kinalaman sa iyo, kailangan ko pa rin sabihin sa iyo na hindi ako mula sa Shadow Moon Hall. Nanunuyang tumingin sa kanya si Yang Kai. Kung gusto mong lumaban, bilisan mo, huwag kang mag-alala ang ganti ng Shadow Moon Hall. Kanina lang, napakadomi na kumilos ni Yin Jian, ngunit nang banggitin ni Wei Guchang ang mga salitang Shadow Moon Hall, ang taong ito ay naging parang daga na nakakita ng pusa. Matapos pakinggan ang pangungutya ni Yang Kai, nagbago ang ekspresyon ni Yin Jian. Bagamat hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang halatang puot kay Yang Kai. Dir-diretsyong naglakad si Wei Guchang kasama si Dong Shuiner, at ang mga disipulo ng Blue Sparrow Sect na nasa harapan niya ay hindi sinasadyang tumabi, na nagpapahintulot sa kanya na madaling maglakad papunta sa gilid ni Yang Kai. Brother Yang, okay ka lang. Tumingin si Wei Guchang kay Yang Kai at nalaman niyang hindi siya nasaktan, kaya nakahinga siya ng maluwag. Bagamat sinabi ni Chen Tong na kaya niyang pumatay ng Third Order Saint King Cultivator, pagkatapos ng lahat, ang pagkakita ay paniniwala. Hindi niya alam ang tunay na lakas ni Yang Kai, ngunit ngayong nakita niya si Yang Kai na napapaligiran ng 30 tao nang walang pagbabago sa ekspresyon, si Wei Guchang ay lihim na nagulat. Kung wala siyang kakayahan, imposibleng maging kalmado siya. May tiwala ba siya na makakatakas siya mula sa pagkumkob ng 30 Saint King Realm Cultivator? Medyo maagang dumating si Brother Wei. Dahan-dahang umiling si Yang Kai. Nagulat si Wei Guchang. Bigla niyang napagtanto na ang Yang Kai na ito ay hindi isang taong uupo, tila sabik na makipaglaban sa mga taong ito mula sa Blue Sparrow Sect. Wei Guchang, siya si Wei Guchang. Ang isang tao mula sa Blue Sparrow Sect ay agad na nakakilala kay Wei Guchang at napabulalas. Bagamat hindi pa sila nagkikita, sinabi ni Wei Guchang na siya ay mula sa Shadow Moon Hall nang dumating siya at tinawag ang kanyang sarili na Wei. Ang isang Saint King Realm Cultivator na may ganoong kapangyarihan at impluensya ay maaaring si Wei Guchang lamang. Tsaka may babae sa tabi niya. Narinig nila na si Wei Guchang mula sa Shadow Moon Hall at isa pang babaeng nagngangalang Dong Shuiner ay palaging hindi mapaghihiwalay. Nang makita ang eksenang ito, kung ang mga tao mula sa Blue Sparrow Sect ay hindi pa rin mahulaan ang pagkakakilanlan ni Wei Guchang, sila ay talagang bulag. Sa mga nakababatang henerasyon ng Shadow Star, sikat si Fang Tianzong, Ku Changfeng,
Yin Su Dai, Wei Gochang, Dong Shuiner, at ilang iba pang namumukod tanging talento, ngunit si Wei Gochang ay hindi kasing bongga ni Ku Changfeng. Siya ay karaniwang napakaloki na marami mula sa Shadow Moon Hall ay nakarinig lamang ng kanyang pangalan ngunit hindi pa siya nakita ng personal. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang pigil. Matapos malaman na ang taong dumating ay si Wei Gochang, nagbago ang ekspresyon ni Yin Jian at napuno ng pait ang kanyang bibig. Kung alam niya ang impormasyong ito ng mas maaga, paano niya dinala ang kanyang junior brother kay Yang Kai para bumili ng pass? Huli na para iwasan siya, kaya paano niya naibigay ang sarili niya para mapahiya? Hindi tulad ng inis at pait ni Yin Jian, ang cultivator na gustong lumapit kay Yang Kai ngunit nabugbog ito ni Yin Jian ay lihim na nagsasaya sa sandaling ito. Buti na lang, mabilis kumilos si Yin Jian, kung hindi, hindi Blues pero sect ang mapapahiya, kundi sila. Brother Yang, anong nangyari? Si Wei Gochang ay napaka-curious. Umalis lang siya kasama si Dong Shuiner saglit para kumustahin ang kanyang Martial Uncle Wang at Martial Uncle Yan, ngunit sa sandaling bumalik siya, nakita niya si Yang Kai na napapaligiran ng mga tao. Si Yang Kai ay hindi mukhang isang taong mahilig manggulo. Nako, dinala sa akin ng taong ito ang kanyang junior brother para bumili ng pass para makapasok sa Liuyan Sandfield. Brother Wei, ano ang pass? Bakit hindi mo nabanggit noon? Tumingin si Yang Kai kay Wei Gochang na may kain na hinala. Ah, nakalimutan ko. Napakamot ng ulo si Wei Gochang at medyo nahihiya na sinabi. Pero hindi mo ako masisisi. Hindi ko pa nakukuha ang mga entry pass. Nasa pangangalaga sila ni Elder Chen. Pagdating niya, mamimigay siya. Sila sa lahat. Kapag bumukas ang pasukan sa Liuyan Sandfield, kailangang may hawak na pass ang mga papasok. Saka lang kami papasukin ng mga nakatatanda. Kung walang pass, hindi nila kami papapasukin. Ang mga pass na ito ay espesyal na ginawa ng mga Masters of the Major Forces. Imposibleng kopyahin sila. Siya nga pala, hindi lang ipapamahagi ni Elder Chen ang mga pass, kundi bibigyan din tayo ng tinatawag na Yuan Magnetic Compass. Kapag pumasok tayo sa Liuyan Sandfield, kailangan nating umasa doon bagay upang matukoy ang direksyon. Naiintindihan. Bahagyang tumanggol si Yang Kai. Dahil hindi ito nakuha mismo ni Wei Gochang, natural na hindi inaasahan ni Yang Kai na sasabihin niya ito sa kanya. Malamang naisip ni Wei Gochang na hindi ito malaking bagay at kapag dumating si Chen Tong, natural na mauunawaan ni Yang Kai. Habang nag-uusap silang dalawa, lahat ng mga disipulo ng Blue Sparrow Sect ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi naglagay sa kanya at sa iba pa sa kanilang mga mata. Kung hindi, bakit nila pag-uusapan ang passage pass at ang Yuan Magnetic Compass na may tulad na walang malasakit na ekspresyon? Pagkatapos mag-usap ni Wei Gochang at Yang Kai, saglit na nagpumiglas si Yin Jian bago itinakip ang kanyang mga kamao at nagpanggap na magiliw. Kaya si Brother Gochang ng Shadow Moon Hall. Si Brother Gochang ba ay isang bagay na maaari mong tawagan? Hindi na siya hinintay ni Wei Gochang na matapos magsalita at direktang pinutol siya. Ang ganitong uri ng mapagmataas na lakas ay nagpapula sa mukha ni Yin Jian, at ang kanyang mga mata ay malapit ng mamulat, ngunit hindi siya nang ahas na magreklamo. Bagamat ang lahat dito ay isang Third Order Saint King, naunawaan ni Yin Jian na kung talagang lalaban siya kay Wei Gochang, matatalo siya sa loob ng ilang hakbang. Ang mga sikat na batang talentong ito ay lahat ng napakapangit na pag-iral. Si Yin Jian Jong ay mayroon pa rin kamalayan sa sarili. Marshall Peak, Kabanata 1171. Nakakaantig na tanawin at mga masayang alaala. Ano man ang mangyari, si Yin Jian pa rin ang pinakatalentadong disipulo ng Blue Sparrow Sect. Kahit na ang kanyang reputasyon ay hindi kasing ganda ng kay Wei Gochang, sa kanyang kakayahan, talagang kwalipikado siyang tawagin siyang kapatid na Gochang. Noon, kapag nakipag-usap siya sa mga henyo ng ibang sekta, walang pakialam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya binigyan ni Wei Gochang ng kahit anong mukha. Dahil sa kanyang pagsaway, naging pangit ang ekspresyon ni Yin Jin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at binago ang kanyang mga salita. Brother Wei. Ngayon lang, sinabi mo na hindi kakayanin ni Brother Yang ang kahihinatnan. Malamig na tinitigan ni Wei Gochang si Yin Jian at sinimulan siyang punahin. Hiniling sa kanya ni Chen Tong na dalhin muna dito si Yang Kai para magkaroon siya ng pagkakataon na kaibiganin si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na sa sandaling umalis siya, may makakatagpo ng gulo kay Yang Kai. Ito ay nagpagalit kay Gochang. Natural, hindi niya ito pakakawalan. Kung hindi man lang siya makabalik kay Yang Kai, wala siyang mga kwalipikasyon para kaibiganin si Yang Kai. Ang nangyari kanina ay talagang hindi pagkakaunawaan. Kung alam ko na ang kaibigang ito ay mula sa Shadow Moon Hall. Sabi ko, hindi ako taga Shadow Moon Hall. Muli siyang pinutol ni Yang Kai. Namula ang mukha ni Yin Jian. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin.
Sa harap ng 30 kapwa niya disipulo, nagpakita siya ng kahinaan kay Wei Gachang. Sapat na itong nakakahiya. Sino ang nakakaalam na ang kabilang partido ay magiging hindi mapatawad? Bigla niyang nalaman na kung hindi siya magpapakita ng malinaw na saloobin, walang paraan upang maging mabait. Ang tanging nasabi niya na may depressed na mukha. Sa pagkakataong ito, kasalanan ko na. Naging bulag ako. Sana hindi ito isa puso ni Brother Wei at ng kaibigang ito. Habang sinasabi niya ito, bahagyang ikinulong niya ang kanyang mga kamay at aalis na sana kasama ang kanyang mga kapwa-alagad, malayo sa lugar na ito ng kaguluhan. Halika at umalis ayon sa gusto mo. Natatakot ako na hindi ito ganoon kadali, tama. Tumuso si Wei Gachang. Hinamak niya ang mga taong nang aapi sa mahihina at natatakot sa malalakas. Kung naglakas loob si Yin Jianzhong na labanan siya, baka mas mataas ang tingin niya sa kanya. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na huwag hamakin ang ganitong uri ng taong mahilig mangbuli sa mahihina. Kung ikukumpara, hindi binago ni Yang Kai ang kanyang ekspresyon kahit na napapaligiran siya ng 30 tao, kaya labis siyang humanga sa kanya. Walang pagpipilian si Yin Jianzhong kundi huminto. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Ano pa ba ang gusto ni Brother Wei? Nabali ang braso ng junior brother ko ng kaibigang ito, at ako mismo ay nasuntok. Walang pinsala ang kaibigan mo, kaya hindi siya natalo, tama ba? Hindi ako sigurado kung dahado ba siya o hindi. Tutal, pagdating ko, pinalibutan mo na siya. Kahit mukhang hindi nasaktan si Brother Yang, baka nabigla siya. Nanatiling walang pakialam ang mukha ni Yang Kai habang tumango siya bilang pagsang-ayon. Ang 12-12 ng mga tao mula sa Blue Sparrow Sect ay hindi napigil ang ibuka ang kanilang mga bibig. Paano matatakot ang gayong tao? Malinaw, hindi siya natatakot sa langit o lupa. Kahit na may talon sa kanyang leeg, hindi siya kumukurap, kaya paano siya matatakot? Ito ay malinaw na isang lantarang kasinungalingan. Kahit alam nilang walang kwentang pinag-uusapan sina Wei Gachang at Yang Kai, walang nang ahas na tanungin sila. Ang dalawang ito ay sadyang naghahanap ng gulo, kaya sino ang magiging hanggal para magdagdag ng panggatong sa apoy? Talagang natakot si Brother Yang. Seryosong sumulyap si Wei Gachang kay Yang Kai at sinabi sa masakit na tono. Brother Wei, sabihin mo ang presyo mo, tatanggapin ito ni Yin. Walang magawa si Yin Jianzhong, namumula ang kanyang kaliwang mata, dahil sa galit o sa suntok ni Yang Kai kanina lang. 1,000,000 Saint Crystals. Hindi nagpatalo si Wei Gachang at direktang nagpahayag ng numero. Brother Wei, huwag kang masyadong lumayo. Galit na sigaw ni Yin Jianzhong, nagnangalit ang kanyang mga ngipin. 1,000,000. Paano mo gustong ilabas ko ito? Bagamat hindi masama ang Blue Sparrow Sect, imposible para sa isang disipulong tulad niya na magdala ng napakaraming Saint Crystals sa lahat ng oras. Wala ka man lang kahit 1,000,000 Saint Crystals, pero gusto mong bumili ng pass mula kay Brother Yang. Kumain ka ba ng masyadong maraming mantika at nawalan ka ng malay? Nagulat si Yang Kai kay Wei Gachang. Bigla niyang nadiskubre na bagamat ang lalaking ito ay mukhang maamo at tuwid sa ibabaw, talagang puno siya ng masasamang intensyon. Oo naman, hindi mahuhusgahan ng isa ang 1,000,000 sa pabalat nito. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip kung anong uri ng tao ang taong ito noong nag-iisa siya kay Dong Xuaner. Hulaan ni Yang Kai na ang isang magaling at tahimik na babae tulad ni Dong Xuaner ay tiyak na kakainin niya. Umaalab ang mga butas ng ilong ni Yin Jianzhong nang lumitaw ang hindi matiis na galit sa kanyang mukha, na tila gustong makipaglaban ng magandang laban kay Wei Gachang. Kahit na siya ay pinatay, ito ay mas mabuti kaysa sa tumayo dito at mapahiya ng walang kabuluhan. Ang ilan sa iba pang mga disipulo ng Blue Sparrow Sect ay nagsusumamo sa hindi kalayuan. Doon, nakatayo roon ang matandang Second Order Origin Return ng Realm na nanguna sa mga disipulo ng Blue Sparrow Sect dito na may pangit na tingin sa kanyang mukha. Bagamat napansin niya ang nagmamakaawang mga mata ng mga disipulo ng kanyang sect, hindi siya nagpakita ng anumang intensyon na tumulong. Hindi pabanggitin na ang Blue Sparrow Sect sa unang lugar, ang mga nasasangkot sa tunggalian na ito ay pawang mga kabataan, kaya ang matandang tulad niya na tumatakbo ay lalabag sa mga patakaran. Ang Blue Sparrow Sect ay may origin return ng Realm Master, ngunit ang Shadow Moon Hall ay wala. Kung talagang maglalakas loob siyang lumapit, magpapalala lang ito sa sitwasyon. Kaya't kahit galit siya, nakatayo lang siya doon at nagmamasid sa malayo, ayaw makialam kung gusto niya. Kung ganoon nila ng Saint Crystals mo, biglang iniba ni Wei Gachang ang usapan. Nilingga ni Yin Jianzhong ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang mga kapwa-disipulo at nagtanong pa ng ilang tanong bago malungkot na sinabi. 500,000. Ibinaling ni Wei Gachang ang kanyang mga mata kay Yang Kai, ngunit walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. 500,000 ito, halos hindi na ito sapat para makabawi sa trauma sa aking puso. Natural na walang pakialam si Yang Kai sa 1,500,000 Saint Crystal,
Ngunit dahil ang mga taong ito mula sa Blue Sparrow Sect ay nang-ahas na guluhin siya, kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na presyo. Ang katotohanan na hindi niya pinatay ang mga ito ay ang pinakamahusay na resulta. Tungkol naman sa mukha ng kabilang partido, kung walang pakialam si Wei Gachang, paanong mag-aalaga si Yang Kai? Nang dinala ni Lin Jianzhong ang kanyang junior brother dito para pilitin siyang ibenta ang kanyang pass, may pakialam ba siya sa kanyang mukha o hiling? Kung hindi dahil sa kanya ay may kaunting kakayahan, kung ito ay sino mang cultivator mula sa isang maliit na pamilya, si Lin Jianzhong ay nagtagumpay na. Tapos 500,000 yan, bilisin mo. Sumigaw si Wei Gachang sa hindi nasisiyahang tono. Si Master Brother Yang lang ang may sapat na kabaitan para ayusin ito sa 150,000. Kung ako iyon, hindi ako magiging Wei Gachang kung hindi ko hinubad ang iyong pantalon. Nang matapos siyang magsalita, biglang nagbago ang mukha ni Wei Gachang. Ang maliit na kamay ni Dong Xuaner ay hindi namalayan na naipit ang malambot na laman sa kanyang baywang, dahilan para bahagyang namula ang mukha nito habang sinasabi. Hindi mo ba masasabi iyon? Marami silang mga babaeng disipulo. Hindi lamang namula si Dong Xuaner, ngunit ang 12-12 ng mga babaeng disipulo ng Blue Sparrow Sect ay namula rin, lahat sila ay nakatitig kay Wei Gachang nang may matinding sama ng loob. Ang Blue Sparrow Sect ay mayroong 30 tao, kaya pagkaraan ng mahabang panahon, 500,000 St. Crystals lamang ang kanilang nagawa. Pagkatapos ng lahat, lahat ay nakarating sa Liuyan Sandfield, isang lugar na puno ng mga panganib, kaya natural, wala sa kanila ang nagdala ng napakaraming St. Crystal. Ang mga St. Crystal na ito ay lahat para sa layunin ng pagpapanumbalak ng kanilang mga sarili sa Liuyan Sandfield. Sa sandaling ang 500,000 St. Crystal ay naibigay kay Yang Kai, umalis si Yin Jianzhong at ang iba pa habang ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Mga daga na walang gana. Tiningnan ni Wei Gachang ang umaalis na mga likuran ng grupong ito ng mga tao at umiling ng masama. Tama na, hayaan ang nakaraan sa nakaraan, huwag mo na silang pansinin. Mahinang sinabi ni Dong Xuaner, iniba ang usapan sa tamang oras. Hindi ka ba nagdala ng fine jade liquid para i-entertain si Brother Yang sa pagkakataong ito? Dahil maaga pa, maaari mo na itong ilabas. Kung hindi lang binanggit ni Junior Sister, muntik ko nang makalimutan. Tumawa si Wei Gachang at tinapik ang kanyang ulo, kumikislap ang singsing sa kanyang kamay habang naglalabas siya ng ilang antaygang mesa at upuan, inayos ang mga ito sa kanyang harapan, at masigasig na inanyayahan si Yang Kai na maupo bago sinabing. Nagtanong lang ako kay Marshall Uncle. Sinawang at Marshall Uncle yan at pareho nilang sinabi na dapat may 3 araw pa bago ang pagbubukas ng Liuyan Sandfield. Higit pa rito, hindi pa dumarating si Elder Chen, kaya't maaari rin tayong uminom habang naghihintay. Mabuti. Tumiti at tumanggo si Yang Kai, natural na hindi niya tatanggihan ang kabaitan ng iba. Ang tinatawag na fine jade liquid ay inilabas ni Wei Gachang at inayos sa 2 maliliit na garapon. Kapag nabuksan na ang mga seal, isang masaganang halimuyak ng alak ang agad na kumalat at bumuhos sa mga butas ng ilong ni Yang Kai. Kumuha si Dong Xuaner ng 2 plato ng mga spirit fruit mula sa kanyang space ring. Ang mga espiritong prutas na ito ay napakalinaw at tila hindi ordinaryong bagay. Hindi gaanong alam ni Yang Kai ang tungkol sa alak, kaya nang iabot ni Wei Gachang ang isa sa kanya, tinanggap niya ito at ininom. Matapos itong inumin, natuklasan niya na ito ay isang uri ng spirit wine, katulad ng Thousands of Flower Wine na tinimplahan ng Soaring Heaven Sect ng Tongzuan Realm, na may epekto sa pagpapalakas ng katawan at pagpapabuti ng cultivation ng isang tao. Gayunpaman, ang fine jade liquid na ito ay may mas mataas na grado kaysa sa Thousands of Flower Wine na ginawa ni Fayu Marshall Uncle. Pagkatapos ng lahat, ito ay teritoryo ng Star, kaya ang mga materyales na magagamit dito ay mas mataas na grado at mas bihirang kalidad. Pagkatapos humigop ng alak na ito, agad na naramdaman ni Yang Kai na mas mabilis na umikot ang kanyang Saint Chi. Ang alak na ito ay parang isang espiritual na likido na tumagos sa kanyang katawan at humiga sa kanyang pangangatawan, na tila naghihintay ng tamang sandali na pumutok. Napalunok si Wei Gachang, bumungad sa kanyang mukha ang isang nasisiyahang ekspresyon bago nagpaliwanag kay Yang Kai. Ang Wei na ito ay nagtimpla ng fine jade liquid na ito matagal na ang nakalipas noong ako ay nasa isang adventure. Masasabing sa lahat ng Shadow Star, walang ibang pwedeng magtimpla nito maliban sa Wei na ito. Yang Kai, huwag mong maliitin ang bagay na ito. Bagamat hindi ito masyadong malakas, ito ay may pangmatagalang epekto sa pagpapanumbalak. Kung inumin mo ang garapon na ito ngayon, makakatulong ito ibinalik ni Brother Yang ang kanyang Saint Chi nang hindi bababa sa kalahating buwan. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, agad na naunawaan ni Yang Kai na tama ang kanyang dating haka-haka. Naghihintay nga ang alak ng tamang sandali na pumutok. Nagmamadali, sinabi niya. Wala akong masyadong alam tungkol sa alak. Ang pagpapainom sa akin ng ganoong kagandang bagay ay medyo sayang ang regalo ng langit. Tumawa si Wei Gachang.
Gaano man kaganda ang isang bagay, kung walang makakapagbahagi nito, hindi ito magandang bagay. Si Zuanir ay hindi magaling uminom at itong way na ito ay walang maraming katulad na kaibigan sa Shadow Moonhold. Ngayong nakilala ko na si Brother Yang at makakasama ko siya rito, napakalaking pagpapala. Brother Yang, huwag kang magsalita ng ganyan, hindi mo binibigyang mukha itong way. Hindi alam ni Yang Kai kung siya ay sinsero o dahil sa mga tagubilin ni Chen Tong, ngunit sa anumang kaso, si Wei Gochang ay mukhang maayos na ngayon kay Yang Kai. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Tawa ng tawa si Yang Kai at ginaya ang mga kilos ni Wei Gochang, uminom ng isang malaking lagok ng alak, dahilan upang mapasigaw si Wei Gochang bilang pagsang-ayon. Tahimik na nakaupo si Dong Shuainer sa gilid na may masayang ngiti sa kanyang mukha, pinapanood sina Wei Gochang at Yang Kai na umiinom ng sunod-sunod, na nagpapaganda sa kanya. Hindi alam ni Yang Kai kung dahil ba ito sa alak o dahil naalala niya ang eksena, ngunit lihim niyang naisip na kung nandito si Su Yan o si Yan Ning Chang sa sandaling ito, tiyak na magiging katulad sila ni Dong Shuainer, tama ba? Tahimik silang lahat na. Sa mga babaeng ito, basta makasama nila ang lalaking mahal nila, bumagsak man ang langit, hindi sila sisimangot. Marshall Peak, Kabanata 1172. May nagsisikap din bang bumili at magbenta sa pamamagitan ng sapilitin? Makalipas ang halos kalahating araw, pinangunahan ni Chen Tong ang 200 tao o higit pa sa paligid ng Liuyan Sandfield. Pagkatapos magmadaling ipaalam sa kanyang mga disipulo at sa cultivator na sumunod sa kanya, umalis siya para hanapin ang 2 origin return ng Realm Masters mula sa Shadow Moonhold. Para bang napag-usapan na ito ng lahat, sa pagdating ng mga tao mula sa Shadow Moonhold, patuloy na dumarating ang isang malaking bilang ng mga cultivator, bawat isa ay naghahanap ng lugar kung saan walang ibang naruroon, maaaring nagsisiksikan o nagtitipon sa 3 grupo. O 5. Ang mga nagkukumpulan ay pawang mga disipulo mula sa malalaking puwersa habang ang mga nagtipon sa mga grupo ng 3 o 5 ay mula sa maliliit na pamilya at maliliit na sekta. Ang buong paligid ng Liuyan Sandfield ay malinaw na nahahati. Wala pang isang araw, umabot na sa mahigit 2,000 ang mga cultivator na nagtipon dito. Dapat may mga hindi pa dumarating, kung hindi, mas mataas pa ang bilang. Sina Wei Gochang at Dong Shuainer ay naipit din sa gitna ng mga disipulo ng Shadow Moonhold na napapaligiran ng halos 70 tao. Seryoso ang ekspresyon ni Wei Gochang habang nakikipag-usap sa mga kapwa niya disipulo. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng Saint King Realm ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Walang nakitang disipulo si Yang Kai mula sa Thunder Typhoon Sect, Heaven Battling Union, o Colored Glass Sect dito, kaya naisip niya na dapat silang pumasok mula sa ibang pasukan. Ito ay dahil mayroong higit sa isang pasukan sa Liuyan Sandfield. Ayon kay Wei Gochang, may kabuuang 4 na pasukan sa lahat ng direksyon. Ang mga dakilang puwersa ay piniling pumasok mula sa pinakamalapit na pasukan, kaya't hindi sila lahat ay natipon sa isang lugar. Kung ikukumpara sa kasiglahan ng iba, si Yang Kai ay nakaupong cross-legged mag-isa sa isang malayong lokasyon. Walang dumating para maghanap ng gulo sa kanya. Ang mga nakakita sa kapangyarihan niya at ni Wei Gochang noon ay natural na hindi ng ahas na guluhin siya muli. Ang mga dumating mamaya ay tila na pagtanto na si Yang Kai ay hindi isang taong dapat libakin at hindi ng ahas na lapitan siya. Sa kabilang banda, ang cultivator mula sa isang maliit na pamilya ay laging napapaligiran ng mga alagad mula sa malalaking puwersa. Ang layunin ng mga taong ito ay maliwanag gusto nilang bumili ng pass mula sa mga maliliit na cultivator ng pamilya. Gayunpaman, ngayong dumarami na ang mga tao, ang mga disipulong ito mula sa malalaking puwersa ay hindi nang ahas na ibuli ang iba tulad ng ginawa ni Yin Jian noon. Lahat sila ay sinubukang hikayatin ang iba sa pamamagitan ng mabubuting salita at nagbayad ng taus-pusong halaga. Ang ilang maliit na cultivator ng pamilya ay talagang sumuko sa pagpasok sa Liuyan Sandfield at sa halip ay ibinenta ang kanilang mga pass sa mga taong ito. Mayroon ding ilang mga tao na determinadong pumasok sa Liuyan Sandfield sa paghahanap ng mga benepisyo at pagkakataon na ginagawang hindi magtagumpay ang mga disipulo mula sa malalaking puwersa na nagtipon sa kanilang paligid kahit gaano pa sila kahirap. Nang damapo ang mga mata ni Yang Kai sa isang lugar, bigla siyang tumigil. Nagpakawala ng mahinang sigaw ng pagkagulat, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad. Sa direksyon na iyon, may 2 matandang lalaki. Pareho silang may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha habang nakatayo sila sa kinaroroonan nila. May iilan ding mga taong nagkukumpulan sa kanilang paligid, tulad ng mga tao mula sa ibang maliliit na angkan. Ang mga taong iyon ay nagpapalitan upang hikayatin sila, na umaakit sa kanila ng mga benepisyo, sinusubukang bilhin ang guild card mula sa kanilang mga kamay. 150,000, 150,000 St. Crystal, hindi na ako makakataas pa, itanong mo kung patas ba ang presyong ito. Ang 150,000 St. Crystal ay hindi maliit na bilang para sa atin, ano ang gagawin ng 2 senior? Isipin mo, kung sa tingin mo sapat na, tapos may deal tayo. Seryosong sabi ng isang medyo may edad na,
Kahit na ang kanyang paglilinang ay kapareho ng dalawang matandang ito, ang Third Order Saint King, medyo mas matanda pa rin siya. At saka, ngayong may request na sila, bale senior na ang tawag nila sa kanila. Ang isa sa dalawang matandang lalaki ay malumanay na kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabing may mapait na ngiti. Ilang seniors, hindi naman sa ayaw naming bigyan ka ng mukha. Kaya lang hindi pa namin nakikita kung ano ang hitsura ng mga pass na ito. Ang aming ang mga pass ay nasa kamay ng Elder Chen ng Shadowmon Hall at hindi pa naibibigay. Hindi mahalaga iyon. Napangiti ng Tame Time ang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Hindi pa sila nai-issue, ngunit dapat silang mailabas sa lalong madaling panahon. Kailangan mo lang silang iabot sa akin kapag nakuha mo na ang iyong pass at ibibigay ko sa iyo ang Saint Crystals. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nagsalita ng buong katapatan at talagang nagsimulang magbilang ng mga Saint Crystal. Nagkatinginan ang dalawang matandang lalaki na walang magawa. Ang 150,000 Saint Crystal ay talagang isang malaking halaga ng pera para sa kanila, ngunit kung ikukumpara, mas handa silang pumasok sa Liuyan Sandfield. Sa loob, maaari silang mamatay, ngunit may pagkakataon din na makakuha sila ng malaking deal at makapasok sa Origin Return ng Realm. Sila ay matanda na at may mga anak, kaya ang kanilang pinakamalaking hiling sa buhay ay makalusot sa Origin Return ng Realm bago sila mamatay. Para sa kagustuhang ito, anong pinsala ang mayroon sa pagkamatay? Talagang ayaw nilang ibenta ang kanilang mga passes. Bukod dito, ito ay isang pambihirang pagkakataon na makapasok sa Liuyan Sandfield, at nagkataon lamang na makapasok silang dalawa. Kung hindi nila sasamantalahin ang pagkakataong ito, hindi sila makakapagpahinga ng mapayapa. Gayunpaman, ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nagbibilang na ng mga Saint Crystal, kaya ang pagtanggi ngayon ay magagalit lamang sa kabilang partido. Bagamat pumunta silang dalawa dito kasama ang Shadowmon Hall, wala silang pakikipagkaibigan sa mga tao ng Shadowmon Hall. Sa kabaligtaran, hindi sila nakita ni Elder Chen bilang kasiya siya sa mata at hindi nagdulot sa kanila ng anumang problema. Ang pagbibigay sa kanila ng dalawang pwesto para makapasok sa Liuyan Sandfield ay isa ng pagpapakita ng awa, kaya paano kaya nilang dalawa ang magiging pakialam sa mga ganitong bagay? Habang sila ay nakakaramdam ng pagkabalisa, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog sa kanilang mga tainga. Anong problema? May sumusubok bang magbenta muli? Ang boses na ito ay may bahid ng panunuya, dahilan upang ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nagbibilang ng mga Saint Crystal ay malamig na tumingin sa pinanggalingan ng boses. Matapos makita ang mukha ng bagong dating na ito, agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao ng nakangiti at maingat na sinabi. Itong kaibigan, hindi ako kasing yabang at despot iko gaya ng mga taong iyon mula sa Blues Perusek. Hindi kita pipilitin na bumili ng pas mula sa itong dalawang senior, ngunit handa akong magbayad ng 150,000 Saint Crystal. Maaari kang magtanong sa paligid at tingnan kung patas ang presyo yung ito. Nakangiting humihingi ng paumanhin ang nasa katanghali ang gulang habang mabilis na nagpaliwanag, nakaramdam ng pait sa kanyang puso, nagtataka kung bakit biglang lumapit ang lalaking ito para makialam. May relasyon ba siya sa dalawang matandang ito? Isang araw ang nakalipas, ang eksena ni Nayang Kai at Wei Gotch ang nahumarap kay Yin Jianzong ay nasaksihan ng nasa katanghali ang gulang na lalaking ito mula simula hanggang wakas, kaya natural niyang alam na si Yang Kai, isang First Order Saint King, ay hindi isang taong dapat maging walang kwenta. Kung talagang nagalit siya, hindi 150,000 Saint Crystal ang maaaring ayusin, kundi 500,000. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay hindi maiwasang manginig sa pag-iisip lamang tungkol dito. Yang Kai. Matapos makita ng dalawang matandang lalaki si Yang Kai, agad silang tumawag ng maingat na may mga nahihiyang ekspresyon. Banyagang Elder Chang, Banyagang Elder Hao. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamao sa kanila at binati sila. Kilala ni Yang Kai ang dalawang ito, kung hindi, hindi siya pupunta para makialam sa kanilang negosyo. Ang isa ay si Chang Chi at ang isa ay si Hao An, parehong foreign elder ng Haike family. Ang una ay gumugol ng ilang buwan kasama si Yang Kai sa Starfield habang ang huli ay ang palaging hinahangaan ni Wu Yi. Madalas sabihin ni Wu Yi na sa pamilya Haike, ang dalawang foreign elder na ito ay tinatrato siya ng pinakamahusay. Bukod sa dalawang ito, mayroon ding isang babaeng foreign elder na nagngangalang Huang Huan na may magandang relasyon sa kanya. Ito pala ay totoo. Nang ang patriarch ng pamilyang Haike na si Yien ay pumunta sa City Lord's Mansion para anyayahan ang isang master na harapin si Yang Kai, ang tatlong foreign elder na ito ay gumamit ng iba't ibang paraan upang magpadala ng mensahe kay Wu Yi, na nagsasabi sa kanya na umalis sa Dragon Cave Mountain sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang sakuna. Bagamat ang pamilya Haike ang humarap sa sakuna sa huli, ang pagkakaibigan ng tatlo ay nagpapasalamat pa rin kay Wu Yi. Sa mga araw na ito, paminsan-minsan, binabanggit niya silang tatlo. Sa kasamaang palad, nawala si Huang Huan pagkatapos umalis sa pamilya Haike. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta.
Si Chang-chi at Hao-an ay nanatili sa Haike family at paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan kay Wu-yi. Halatang-halata ang awkward na ekspresyon sa kanilang mga mukha dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Hindi maganda ang relasyon ni Yang Kai at ng pamilya Haike, kaya ginamit pa rin nila ang titulong foreign elders ng Haike family sa takot na magdudulot sa kanila ng gulo si Yang Kai. Kaya nang makita nila si Yang Kai sa Space Array Hall ng Heavenly Fate City, hindi sila nang ahas na lumapit at batiin siya. Una, natatakot sila, at pangalawa, nakaramdam sila ng hiya. Ngunit ngayon, nang makitang si Yang Kai ang aktwal na nagkukusa sa pagsaludo sa kanila, agad nilang naunawaan na sinusukat nila ang puso ng isang ginoo gamit ang sukatan ng isang kontrabida. Si Yang Kai ay hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Si Yang Kai ay tiyak na hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanila. Ang insidente ng pamilya Haike ay dahil lang sa walang mga mata ang patriarch na nagngangalang Yen. Maganda pa rin ang impression ni Yang Kai kina Chang-chi at Hao-an, kaya kung nagmamalasakit si Wu-yi sa kanila, ang dalawang ito ay karapat-dapat sa kanyang tulong. Gusto niyang bilhin ang entry pass mo? Tanong ni Yang Kai. Oo. Tumanggo si Chang-chi, naging mas natural ang kanyang ekspresyon. Nag-alok siya ng 150,000 Saint Crystal. Tanong muli ni Yang Kai. Tumanggo ulit ang dalawa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay awkwardly ngumiti at sinabi. Kaibigan, kita mo, hindi ako nagsinungaling, ang presyo ng 150,000 Saint Crystal ay talagang hindi mababa. Ano sa tingin mo, hindi pinansin ni Yang Kai ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sa halip ay bamaling kay Chang-chi at Hao-an. Kung nilayo nilang dalawa na ibenta ang kanilang mga entry pass, natural na hindi makikialam si Yang Kai. Tutal, napakadelikado ng pagpasok sa lugar na ito, ngunit kung ayaw nila, hindi magtatagumpay ang nasa katanghaliang gulang. Nadama ni Yang Kai na mas mabuti para sa kanila na ibenta ang kanilang mga entry pass. Bagamat ang 150,000 Saint Crystal ay hindi gaanong sa kanyang opinyon, para kay Chang-chi at Hao-an hindi iyon isang maliit na kapalaran. Hindi nila kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay at makakakuha ng mga Saint Crystal, kaya bakit hindi? Sa gulat ni Yang Kai, nagkatinginan sina Chang-chi at Hao-an at maring umiling. Ayaw naming magbenta, gusto naming pumasok sa Liuyan Sunfield. Nagtataka silang tiningnan ni Yang Kai bago lumingon sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing. Kaibigan, narinig mo ba? Ang dalawang senior kong ito ay ayaw ibenta ang kanilang mga entry pass. Narinig ko, narinig ko. Paulit-ulit na tumanggo ang nasa katanghaliang gulang bago ngumiti ng paumanhin. Kung gayon ay hindi nakita i-istorbihin, Paula. Pagkasabi nito, mabilis siyang umalis kasama ang mga kapwa niya Seth Brothers. Pagkaalis nila, nakahinga ng maluwag sina Chang-chi at Hao-an habang nagtataka silang nakatingin kay Yang Kai. Dumating sila ng huli at hindi nila nakita ang eksena ng pinahiya ang mga disipulo ng Blue Sparrow Sect, kaya natural na hindi nila alam kung bakit takot na takot ang nasa katanghaliang gulang na ito kay Yang Kai, kahit na pinaalis siya ng ilang salita lang. Dalawang foreign elder, mangyaring pumunta dito, napakaraming tao dito kaya hindi komportable na makipag-usap. Sumenya si Yang Kai sa kanila at naglakad patungo sa dati niyang pinagpahingahan. Magkahalong emosyon ang naramdaman nina Chang-chi at Hao-an, ilang pasasalamat, ilang kahihiyan, ngunit sumunod pa rin sa likod ni Yang Kai. Ilang sandali pa ay malayo na silang tatlo sa maingay na mga tao at nakarating sila sa isang liblib na lugar. Hindi sila pinansin, umupo silang lahat ng naka-cross-legged.